Good day, everyone. Magandang umaga po sa inyo lahat. And sa mga followers ng YT4K and TV Sports. And magandang umaga po sa inyong lahat, guys. Ang ating subject for today, itong ating 250cc na dictator. 250cc dictator. Ito po ay gawa ng pang-power. Nakikita nyo po, gawa ng pang-power. Itong ating pong UTV na 250cc, ito po ay napaka-popular ngayon sa ibang bansa. No? Kahit sa US po, kahit sa may bandang Europe. No? Hanapin nyo lang po sa YouTube itong ating 250cc na dictator. Makikita nyo kung gaano kapopular itong ating UTV na 250cc. Bali, ang gagawin po natin ngayon today, no? I-review po natin ito, yung specs po nito. I-check po natin maigi kung bakit ba popular itong UTV na 250cc. Ngayon po, makikita nyo itong ating 250cc. Makikita nyo. Para na siyang sasakyan. Talagang pang utility ang gamit. Ang pang power po is almost 10 years na, no? Almost 10 years na na gumagawa ng mga quality ATV and UTV. Hindi lang almost 10 years. Sa ngayon, halos nagpo-focus lang sila sa UTV. Pwede nyo pong i-check yung ating yung kanilang website na Pangpower kung gusto nyo po talagang i-check kung talagang legit ba itong ating ino-offer na UTV. Bali, umpisahan po natin sa exterior itong ating UTV. Makikita nyo po sa ating exterior, dito po sa may bandang unahan po muna, no? Yung panlabas po, uunahin natin yung panlabas. Yung body po niya is gawa sa hard plastic na ABS. Ito po ay environmental friendly, hindi po sa yung mabaho o maamoy na plastic. And then dito po, makikita nyo yung headlight. LED light na po yan. LED light na. Ito po yung kanyang running daylight. Tama ba? Ating running daylight. And then, meron po siyang pinaka-bull bar. Ito po, yung kanyang pinaka-bull bar. Nakikita nyo po yung kanyang pinaka-bull bar. Yan po yung kanyang pinaka-bull bar. Yan po yung pinaka-unahan. Dito naman po, sa may bandang gitna, meron po siyang protection windshield. Unlike po kasi yung ibang UTV, wala pong windshield. Ito po, meron. Kung sakasakali po kasi na nakasunod kayo sa isang UTV, and then kumagkag po, maaari po kasi tumalsik yung mga debris papunta sa inyo. Kaya meron po siyang protection windshield. Yung iba naman po, ina-upgrade ito, hinuhul. No? Nagpapagawa lang po, nagpapakustomize sa mga glass dealer, sa mga windshield dealer. Meron naman po kasi siyang bracket, kaya madaling-madali na po siyang i-upgrade. Pwedeng acrylic or laminated glass kung gusto po ninyong i-upgrade. Sa ngayon po, ang nakakabit is half windshield lang. Is half windshield. And then, meron po siyang both side mirror para makita nyo po yung nasa likod. And then, meron po siyang, makikita nyo, meron siyang auxiliary light para sa madilim, kapag madilim na madilim po yung lugar ng inyong paggabyahihan sakali. And then meron po siyang hard. Meron po siyang hard rooftop. And then dito naman po tayo sa likod, guys. Dito sa likod makikita nyo meron siyang guardrails. Guardrails po. And then meron po siyang compartment. Meron po siyang pinaka-compartment lagayan ng mga gamit.
kung mga baggage, kung kayo po ay magti-trail, camping, or anything na pwede nyo gawin sa pagpunta nyo sa mga farm, sa mga gubat, no? Gusto nyo mag-camping po dyan, pwedeng-pwede nyo ilagay dito yung gamit. Andito rin po yung lagayan, yung gas tank niya. Yan po yung kanyang gas tank. 10 liters po ang kanyang capacity. Then dito sa bandang likod, makikita nyo yung headlight. Eh, taillight, sorry, no? Taillight. Both side po yan. And then, makikita nyo naman dito sa may bandang ibaba, meron siyang engine guardrails, no? Engine guardrails po yan. Makikita nyo. Yan po yung kanyang stereo. Dito naman po sa bandang tagiliran, yan, makikita nyo hard plastic po ang cover nyan. Ito pong pinto is bakal po ito. Ayan, bakal po yan. And then yung kanyang pinaka lower fender po, plastic din po yan. Kaya napakagaan na nitong ating UTV, no? Kaya napakagaan na po siya. Unlike yung mga una po kasing mga UTV na mga old model, medyo mabibigat at makakalampag. Makakalampag sila kasi dahil gawa po sila yung kanilang body sa mga galvanized plate. Ito po kasi is gawa na sa plastic. Kaya magagaan na po. Sunod naman po natin yung interior. Check po natin yung interior. Dito po sa loob, unahin po natin itong pinto. Ito pong pinto, no, meron po siyang magandang lock. Unlike po kasing iba, kala mo pintuan lang. Itong gawa ng pang power, napakaganda. Napakadaling ilock. Wala pa pong alog. Kaya kahit na nag-trail kayo, medyo nasa off-road, kahit mapasandal kayo dito, hindi po kayo basta malalaglag. And dito naman po sa loob, meron po siyang dalawang sports, no? Sports type na seats. Ito pong kanyang upuan sa baba is na-adjust po ito. Naipo-forward siya and then naiba-backward. Andito po yung kanyang knob shifter, forward, neutral, and then reverse. Andito naman po yung kanyang handbrake. Yan, yan po yung kanyang handbrake. Tapos meron pong lagayan dito, no? Cup holder. Dito naman po sa kanyang panel gauge. Dito naman po sa kanyang harapan, sa may pinaka dashboard niya, andito po yung odometer. Dito po sa odometer, andito rin po yung kanyang fuel gauge. Andito po yung mga functional control. Nandiyan po, headlight, busina, and then yung auxiliary light. Meron po siyang handle dito para sa passenger. Para kung nag-o-offroad po tayo, meron po siyang hahawakan. Meron po siyang pinaka-handlebar. Dito naman po sa ilalim, po, andyan po yung accelerator pedal and then syempre yung brake pedal. And then the rest naman po, itong ating bubong sa loob, no? Ganun din po yan. Yung iba po, kino-customize. Nilalagyan po ito ng mga auxiliary ceiling, no? Para hindi po ganun kainit. Yung iba po, ganun po ang ginagawa. Then naglalagay po dito ng rear mirror. Naglalagay po sila ng rear mirror para yung likod po nakikita nila. Yung ganun po yung iba, kino-customize nila once na mabili nila yung unit. Ngayon po, stock po yung unit. Bahala po kayo kung ano pong gusto ninyong gawing upgrade. Gawing upgrade dito sa ating UTV 256. Punta naman po tayo sa specs. Ang engine po nito is 250cc. 250cc, ang displacement po niya is 232cc, ang kanyang total displacement. Ang fuel system po nito, still, carburetor pa rin po. Ano po ba ang advantage ng carburetor sa FI? Sa ibang lugar po, tulad dito sa atin sa Pilipinas, ang FI po kasi, kailangan dinadiagnose po yan via scan para ma-check kung ano nagiging problema ng unit. Unlike po ito kasi is carburetor, hindi pa po siya electronic, napakadali pong ayusin. Kung nasa lugar po kayo na medyo satellite area pa na hindi pa po ganun
kaayos yung kanyang kaayos yung technology doon para i-check yung unit. Ito po, napakasimple. Kahit sabihin po natin old school, no? Napakadali naman po niyang i-repair kung sakasakaling magka-problema. Lalo na kung wala po kayo sa city. Kaya ang fuel system po nito is carburetor pa rin po, hindi pa po FI. Nag-o-offer ang pang-power ng FI pero hindi po kami kumuha dahil mostly ginagamit po kasi ito sa mga probinsya talaga. Doon po kasi siya madalas gamitin. Para magkaroon lang po ng problema doon, kayang-kaya pong gawin ng mga motor siya kung sakasakali pong magka-problema. Ang drivetrain po nito is 2x4. Likod lang po ang kumiikot. Likuran lang po siya, bayat chain po, no? Kadena pa rin po siya. And then ang kanyang transmission po, ang kanyang transmission is CVT, Constant Variable Transmission. Napaka-popular po niyan kahit po sa mga modelong sasakyan ngayon. Yan po ang ginagamit na transmission. Wala po kayong mararamdaman na akala nyo bigla pong sisibat or uugong ng napakasobrang ugong. No? Uugong lang po siya kapag nare-reach niya na po yung pinaka-mataas na torque. Kasi ang ATV po ay hindi po ganun kabibilis. Ito po, ang top speed lang po kasi nito is 50 to 60 km per hour po. Hindi po siya tumatakbo ng 100 km per hour. Dahil hindi po siya design para sa ganun. No? Dahil ang kanya pong mga pangilalim is hindi po talaga design para sa on-road na patakbuhin po natin ng matulin. Design po siya para sa mga off-road at sa mga ahunin or gusto merong kayong hahatakin. Yan. Pwedeng-pwede po siya. Suspension. Ang suspension po nito, makikita nyo, is double swing arm. Double swing arm po siya. Meron na po siyang shock. Left and right po yan. And then, meron po siya, makikita nyo, yung mga ball joint niya. Mga naka-ball joint po siya. Unlike po kasi mga old UTV, single swing arm lang, medyo matagtag po, no? Ito po, makikita nyo, yung ilalim niya, talagang upgraded na rin po talaga. And then, yung preno po niya, makikita nyo, is disc brake. Disc brake na po yan, yung kanyang preno. Disc brake po yan. Yan. Kita nyo. Left and right po yan. Disc brake na po yan. Yung gulong. Yung harapang gulong po, ang sukat po nitong ating mags is size 10. Itong ating mags, aluminum mags po siya. And then, yung lapad po nitong gulong is 7 inches. And then, itong total height po, simula from here to ground clearance, is 21 inches. Ay, makikita nyo, 21x7x10. Pang off-road po ang kanyang gulong. Dito naman po sa likod, same lang naman, size 10 po siya. Ayan. And then, ang kanyang lapad ng gulong is size 10. Mas malaki ang lapad nito kaysa sa harap. And then, ang kanyang taas, ang kanyang height is 22 inches. For stud po yan, apat po ang stud niyan. Bali, susukatin po natin kung ano lapad. Marami kasi nagtatanong eh, hindi magkasya sa garahe nila, baka hindi daw yung haba. Ayan, susukatin po natin actual. Ang kanyang pong pinakalapad, nakikita nyo po, is almost 4 feet or 1.2 meters yung kanya pong lapad. Almost 4 feet. Almost 4 feet po yung kanyang lapad. Yung dulo po ng gulong. Sa likod naman po, almost 50 inches po or 1.27 meters. Konti lang naman po ang diferensya sa tar. Ang nagkaiba lang kasi, mas malapad po kasi ang gulong nito. Kaya medyo mas lumapad po yung kanyang likod. Susukatin po natin itong compartment kasi nagtatanong, Sir, ano ba kaya ikarga dyan? Kaya ba kargahan ng simento yan? Pwede pong kargahan ng simento. Ang
ang lapad po nito, ayan, makikita nyo, is 32 inches or 82.82 meters. Ayan. Ang kanya naman pong haba is 0.4. Ayan po, no? Almost 16 inches or 0.4 meters. Ayan. Sa mga nagtatanong, ano ba ang capacity itong ating UTV? Ang capacity po nitong ating UTV check po natin yan, itong ating capacity. Ang total capacity weight po niya is 450 kilogram. Yun po ang pwedeng total weight na pwedeng ikarga. Kung dalawang tao po is tag 100 or tag 150 yung nakasakay, meron pa po tayong natitirang loading capacity na almost 100 to 150 kilogram. Ayan. Check po natin itong ating likuran. Check po natin yung under chassis naman sa likod. Dito po sa likod, andito po yung ating makina. Ito pong ating makina ay GY6 engine. GY6 engine, CVT transmission. Still, kadena pa rin po ang nagpapagana sa kanya. Ayan, makikita nyo po yung kadena. No? Ang kanya pong preno sa likod is mono lang. Disc brake po yan, isang piraso lang. No? Hindi po siya both sides. Isang piraso lang po siya. And then, andito po, may shock po yan, dalawa. Dual shocks. Asa inyo na po yan kung gusto po ninyong i-upgrade. And then, andito po yung muffler. Advice namin sa mga nakakabili po ng mga UTV, huwag po nating ipa-open exhaust. Mas okay pa rin po yung stock lang, no? Mas okay po yung stock pa rin siya, tahimik, and then hindi po siya gano'ng makaka-apekto sa ating makina. And then dito, andito, meron pong guardrails yung kanyang engine. Para once na sumayad po sa mga batuhan, hindi po basta tamaan yung ating mga mechanical assembly dito sa ilalim. Andito rin po yung air cleaner. Ito po yung kanyang air cleaner. Sa pagme-maintain po, no, every 3 to 6 months. Depende po sa gamit. Change oil po natin. Kung hindi po gano'ng ginagamit, change oil pa rin po natin after 6 months. Kung gamit na gamit po, 3 months, i-change oil po natin. Napakahalaga po ng pag-maintain. Then ito po ay medyo pricey na. Sinasabi ng iba na parang bumili ka na ng motor, para ka nang bumili ng sasakyan. Totoo po yan. Ito po ang ating UTV. Medyo pricey po talaga siya. Medyo pricey na po siya. Dito naman po tayo sa kanyang harapan. I-check naman po natin yung spec itong harapan. Dito sa harap, inuulit ko, double swing arm, naka-shocks, naka-disc brake. And then, andito po yung kanyang mechanism for brakes. Ayan, makikita nyo. And then, andito po yung kanyang steering. Manual steering pa rin po tayo. Hindi pa po ito electronic steering. Manual steering pa rin. At saka, ito po, hindi po siya water cool. Unlike po kasi iba natin yung TV, is radiator type. Ito po, still, air cool pa rin po, no? Hangin lang po ang nagpapalamig sa ating TV. Yun po ang kanyang, kanyang cooling system. Sukatin po natin yung height. Sukatin po natin yung height from ground clearance simula din sa fender. Ang ground clearance niya po, simula sa fender, is almost 11 inches. Almost 11 inches po yung ground clearance simula doon sa fender natin. Doon po sa ilalim mo, sa pinakagitna, andyan na po yung pinaka-chassis natin. Andyan na rin po yung mga protection. No? Meron din po mga protection guardrails doon sa ilalim mo.
Ayan, nabanggit ko naman po, side mirror, ang kanyang mga side fender, ayan, plastic po yan. Para hindi po makakalampag, ang kanyang fender, plastic po yan, hard plastic, ABS po. Ang tank capacity po nito, almost 10 liters, no? Almost 10 liters po. Ang kanya, unleaded, okay na po yun. Unleaded, much better po. Unleaded lang po ang ating ilagay dito sa ating UTV na dictator. Ito po, inuulit ko, is gawa ng pang power. Inuulit ko, ano ba ang kagandahan ng may brand name? Kung sakali pong magka-problema ang unit, madali pong i-research. Unlike po kasi mga ibang nagbebenta, wala pong brand name. Kaya once po nagkakaproblema yung unit, ang hirap pong hanapin ang parts. Unlike po may brand name tayo and then may model name na legit. Kahit i-search nyo sa Google, i-search nyo sa website, makikita ninyo. Unlike po kasi yung ibang mga supplier, ibinagbebenta lang po kasi is mga model, no? Model name lang. Ayaw nilang sabihin kung anong brand name itong kanilang ino-offer. Tayo po ay may international brand name na Pang Power. Ang aming local brand name naman po is YP4K. Kaya please watch and subscribe po itong aming YouTube channel, guys, para lagi kayong updated sa mga bago naming mga model ng UTV at ATV. Nag-o-offer din po kami ng mga imported gym equipment. Sa mga gusto magpa-set up dyan ng gym, ayan po, mga business, gym business, message lang po kayo sa aming Facebook page, YP4K and Gym Equipment Sales. Message lang po kayo dyan. Para sa mga katanungan po, message lang po kayo dyan. Marami pong nagpapanggap na aming mga sales. Kami po ay tumatanggap na mga sales dahil ang trabaho po nila is outside, no? Work from home. Pero kailangan nyo pong hingan sila ng mga ID. Once po na magbabayad po sila ng mga kanilang babayaran, kailangan po nakapangalan po yan sa amin, YP4K. I-check nyo po yung aming website, i-check nyo po yung aming Facebook page bago po kayo magbayad. Kaya ang aming mga sales, ang aming mga legit sales, meron pong mga sarili-sariling page yan sa Cebu, sa Davao, sa mga iba't ibang lugar po, no? Kaya i-check nyo po muna yung aming Facebook page, hindi, pwede po kayo magtanong. Ang dami na po kasing mga nai-scam na nagme-message sa amin na eto sir, ganyan, ganyan, kayo po ba? Oo, minsan amin po yung ibinibigay ng mga kopya ng ID. Mga nagpapanggap po kasi silang buyer, syempre, parang inyo rin po, kailangan nyo makasigurado, nangihingi po kayo sa amin ng mga details, kaya nagbibigay din po kami. Hindi naman po kami para i-judge po kayo na baka gamitin nyo kung saan po, no? Yung nga lang po, talaga may mga tao pong ganun. Kaya much better po, once na in-offer sa inyo is YP4K, mag-message po kayo sa aming Facebook page and then i-check nyo po yung sales, kung legit ba yung sales na nagbebenta po sa inyo. Huwag po kayong mag-alala kasi bawal po ang markup. Hindi po kami pumapayag ng markup sa aming mga UTV. Magrektaman kayo dito or sa sales po kayo bumili namin, wala pong markup yan, same price. Much better kung makapunta kayo dito sa aming warehouse. Napakadali po namin kausap. Basta sigurado po kayo na bibili nyo, bibigyan po kayo namin ng magandang discount. Ang mahirap lang po kasi tatawag po tayo tapos hindi po natin nabibilin. And then malalaman po ng ibang supplier, nagbibigay po tayo ng ganitong kababang presyo. Medyo hindi po maganda. Much better kung tatawad po tayo, make sure na bibilin po natin at kukuhain natin. Punta tayo sa mga ibang katanungan. Kailangan ba siyang irehistro? Hindi po siya kailangang irehistro. Hindi po siya motor vehicle. Yung mga hahanapin po sa inyo ng LTO para irehistro, wala po tayong ganong mga packages. Ang aming import permit ay para lang sa mga sports equipment, hindi po para mag-import ng mga motor vehicle. Kaya ito po ay hindi nire-rehistro. Kasi may nakabili sa amin, medyo nagagalit, no? Bakit daw hindi niya mai-rehistro, gagamitin niya sa labas. Bawal po ito gamitin sa labas. Ito po ay ginagamit sa mga private roads, secondary roads, provincial roads. Pinapayagan po ito sa mga provincial. Pero dito po sa Metro Manila, dalhin po natin sa highway like EDSA or
Skyware o NLEX, SLEX, bawal po. Bawal po ito sa mga expressway. Sa mga secondary roads, kung nakakakita kayo ng mga e-bike, dumadaan, pwede po siyang gamitin. Tricycle, mga dumadaan po, pwede po siyang gamitin. Hindi po kasi ito design for touring. Kaya hindi po siya design para irehistro. Ito po ay napakababagal lang. Medyo takaw aksidente po siya sa mga highway dahil mababagal lang po siya tumakbo. Medyo malikot din po siya dahil ang kanyang mga gulong is off-road. Kailangan ba ng lisensya? Hindi po kailangan ng lisensya dahil hindi naman po ito nakarehistro din naman. Kung sakali po ito ay nasita kayo, no? Yun po ay minsan ay local memorandum lang. Local policy na bawal yung unit. Dun sa maaari pong maaari lang po kayo siguro pagsabihan, maaari lang po kayong siguro tikitan ng parang pinaka-local ticket nila. Ganun lang po. Kaya hindi po kailangan, kailangan ba naka-helmet? Kapag nag-trails po tayo, syempre kailangan po natin ng gear. Hanggat maaari magsuot po tayo ng helmet. Kasi yung loob po niya, hindi naman po talaga 100% na sure kapag gumulong or sumemplang yung ating UTV pag nagtitrail tayo. Bigla pong umahon niya, nag-umikot, hindi kinaya. Mas much better pa rin po magsuot tayo. Pero kung dito-dito lang naman po, hindi naman na po kailangan yan. Meron naman po itong pinaka-seatbelt. Ano pa ba mga kadalasang tinatanong nila? Yung warranty. Ang warranty po nito ay 6 months. Ang warranty po, engine and chassis only. Alin po yung mga hindi kasama sa warranty? Napundi po ang ilaw, hindi kasama sa warranty. Nagkaroon po ng problema ang electrical system, hindi po kasama yan sa warranty. Nabasag po ang engine, nabasag po, hindi po kasama sa warranty. Nabasag po ang mga body, hindi rin po kasama sa warranty. Naplat po ang gulong, hindi po yan kasama sa warranty. Mga ball joint, mga mechanism, hindi po kasama. Pero, dalin nyo lang po dito sa aming warehouse. Yung repair and service po, libre po yan. Wala po kayong babayaran. Ang babayaran nyo lang po yung parts. Kung gusto nyo pong ipamaintain, dalin nyo lang po dito sa aming service center. Dito rin po yan sa aming showroom. Yun po ang kagandahan sa amin. Unlike na bumibili po kayo sa mga maliliit na store, no? Maaari pong in the long run, mawala na po yung store na yan. Hindi nyo na alam, no? Kung saan nyo dadalin yung unit. Dito po sa amin, basta sa amin nyo po binili, aasikasuhin po namin yan, gagawin po namin yan, aayusin po namin. Kailangan lang is dalin nyo po dito, katulad po ng mga sasakyan. Unlike po kasi, yung iba sasabihin, eh hindi tumatakbo, eh paano yan? Paano namin dadalin yan? Ganon din po sa mga sasakyan na binibili natin. Once po na magka-problema yan, dinadala po natin sa kasa, dinadala po natin sa talyer. Dahil andun po yung mga gamit para maiayos natin ulit yung unit. Ito po natin, or kung gusto nyo, ikarga nyo sa tow carrier. Ganun lang po. No? Huwag po tayong magpanik, kalma lang po tayo pag may problema. Gagawin po natin yan. Yun po ang kagandahan sa amin. Pero pag yan po ay binili nyo sa mga store, kung saan namin dinistribute, ang warranty po nun, hindi po sa amin. Dun po sa tindahan na binilihan nyo. Kaya much better, pumunta po kayo dito, dito po kayo bumili. No? Para mas ma-assist po kayo. Yung mga malalayong lugar naman po, pwede nyo namang i-check sa mga motor shop. Kasi napakasimple lang naman po. No? Kung meron kayong kailangang parts, ipa-LBC nyo lang po at o-orderin po natin yan. Kaya huwag po kayong mag-alala once na nagkakaproblema ang ating unit. Napaka-dali at napaka-simple lang naman po ayusin. Nagbibigay din kami ng mga guides. Once na may problema, message lang kayo. Sasabutin po kayo ng aming admin. Pwede i-check kung ano yung mga pwede nyong gawin lang. Minsan naman po kasi relay lang. No? Minsan po, yung gasolina na haluan ng tubig. Kaya mas maigi. Pumili po tayo sa mga gasoline station. Iwasan po natin yung mga bote-bote. And guys, please watch. Please subscribe. Ito pong aming YouTube channel. No? Para lagi po kayong updated sa aming mga bagong model, mga bagong nilalabas na mga next year, 2022, maaaring magkaroon po tayo ng mga bagong modelo na mga UTV at ATV. Ayan, makikita nyo po yung aming warehouse. Ayan, yung aming mga stock. Talagang pag umorder po kayo, no?
Pag umorder po kayo, kahit sa harapan po nyo, aming a-assemblein, makikita nyo bagong-bago yung unit. Unlike po kasi sa iba, medyo naka-ano na po siya. No? Dito sa amin, once na umorder kayo, a-assemblein pa lang pa po yan. Kung gusto nyo ng ready to pick up na, meron po kaming mga display, pwede nyo pong yan ang gamit. Yan ang inyong mabili. And guys, inuulit ko, Facebook page, YP4K ATV Sports. Sa mga gym equipment, YP4K Gym Equipment Sales. Message po kayo yan. At sasagutin po kayo ng aming mga admin kung ano po yung inyong mga katanungan. Ang price po pala nito, inuulit ko, ang price nito, ang kanyang SRT, 280,000. And then, ang kanyang nakasale po yan, 265,000. Nakasale po siya ngayon. Limited stock lang po siya. Ang dumating lang po ngayong 2021 is almost 20 pieces. Siguro ngayon po, nasa mga 5 or 6 pieces na lang po siya. Next batch po kasi natin is 2022 model na. Pero wala pa naman pong inilabas na model. Magbabago lang yung year model. And guys, maraming salamat. Please watch and subscribe. Huwag niyo pong skip yung aming mga video. Dahil napakahalaga po ng bawat segundo para malaman nyo ang about sa aming mga UTV. Ayan. Maraming salamat guys. God bless.